Game. To si Nico Ferrer, siya ang nagte-train dito sa aso na to. Sino yung aso niya, brother? Si Ribor po, Doc. Okay, si Ribor ay breeding ng Manalo K9. And, ano na? Anak ni Victor. Anak ni Victor. Bali, pamangkin ni Logan ito. Pamangkin ni Logan, binili na sa amin ito, tapos ngayon, pinapatrain ulit. Anong training ang ginagawa mo dito, bro? Food refusal, tapos ball refusal. Ibig sabihin, anong course? Wala sa protection po, Doc. Protection? Part ng protection training. Obedience meron na yan? Oo. So, gandang aso nito. Gandang Belgian Malinois. Siyempre, SDN yan. SDN, may napakain nyo. Okay. So, siya ay ilang buwan, ha? 1 year. 1 year old ito. Oo. Mukhang ano, kalmadong-kalmado, ha? Hindi kagaya ng tatay niyang si Victor na ano, no? May pagkabarumbado. Pero ito, anong behavior nitong aso na to? Down. Okay, obedience. Yes. Yeah. Pini-food reward muna ni Nico ngayon. Ilang araw na ba siya ngayon dito? 2 days. 2 days pa lang. Okay, 2 days pa lang ang training ng dog na ito. And he's being trained for protection dog. Pero may obedience din. So dalawang course ang kinuha niya. Obedience tsaka protection, bro. Okay. Okay, so this is a relatively young dog. Ano? Medyo, ano? Unruly pa. 2 days pa lang. Oo, pero, ayan, nilulure siya ni Nico para sumunod. Yun. Okay. Tapos, may ball drive din po, dog. Oh, so may ball drive rin yung aso. Okay, so this is one of our super dogs from our super dog breeding program. And bale, binili siya puppy pa lang, ano? Tapos ngayon na adult na, 1 year na? 1 year na, binalik dito for training. So yun ang ginagawa namin para magbonding muna kasama ng owner nila. Tika, saan ang owner nito, bro? Dito lang po, Rizal lang din po. Ah, tika Rizal lang, okay. So, tigariza lang, and then binag siya dito for training. Yeah, pogi, oh. Good boy, Ribor. Si Ribor. Ha? Na-imprint ko na rin sa kanyang food refusal. May food refusal na. Okay. So, 2 days pa lang. Mukhang marami ka nang ginawa. Medyo... walang magawa, Dok, eh. So, wala silang ginawa kasi dito, guys, kundi mag-training ng mga dogs. Okay, so 2 days pa lang ito. And hopefully after ng 2 months. 2 months yung iti-train ba to? Yes po. 2 months siya, no? Kasi 1 month obedience, 1 month protection. Okay. So anong nangyari doon, bro? Paki-explain naman. Kasi ano siya, may ball drive siya. So gusto ni client, kahit tapunan ng bola, hindi siya madidistract. Hindi siya madidistract ng bola, ng prey drive, ng mga ano. Watch him. Good. Okay, so may aggression na to. Yes po. Oo. Nung dumating ba siya, may aggression na? Yes po, Doc. Meron na? Yes po. Oo, pinalabas ninyo. Meron na siyang ano sa... Ibig sabihin, pinapalabas na ng owner. May ano siya, pero in-enhance na lang po natin. Doc. In-enhance nyo? Paano pagdating dito, hindi pa siya marunong mangagat? Hindi pa po, Doc. Pero nakitaan nyo na ng aggression? Yes, po. Wala pang ginawang training yung owner dito? Wala pa po. Okay. Okay, so nakita nyo naman, may potential yung aso. Siyempre, Manalo K9 breeding ito. Ang ating mga working dogs, ang nanay at tatay nito. And siyempre, pagdating sa potentials ng mga aso, genetics is very important. Hindi tayo makakuha ng mga potentially magagaling na mga aso unless nasa genetics nila yon. Kaya kita nyo, di ba? Ang ganda ng aggression niya. 1 year old pa lang to. Usually pag mga 1 year old dogs, hindi pa lumalabas yung totoong aggression. Pero ito, mukhang very ano to. Mukhang very high ang potential nito sa pinakita niya na yun ngayon. Kita nyo ba yun, guys? Kita nyo, bro. Ang ganda, no? No? Oo, taking into account na 2 days pa lang siya dito. Malayo mararating nitong aso to. Okay, so yun lang, guys. Pakita ko lang sa inyo yan. Tapos ito din po, Doc, for family protection.
family.